Ang pinakamahalagang utos na binanggit ng ating Panginoon, ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili, ay hindi po ito bago kay Jesus. Dahil nasa lumang tipan po ito. Kinuha lamang po ni Jesus sa aklat ng Leviticus ang kanyang isinagot sa iskribang nagtatanong kung ano ang pinakamahalagang utos sa napakaraming utos. Nasa Leviticus chapter 6 verse 5 ang una, ang pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat, mahalin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao ng isang tao, maging number one ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Leviticus chapter 6 verse 5. At nasa Leviticus chapter 19 verse 18 naman, ang ikalawang utos na binanggit ng ating Panginoon, ang pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili. Ano ngayon ang bago kay Jesus? Ang bago kay Jesus ay pinag-isa niya ang dalawang ito. At sa pag-iisa ng dalawang utos na ito, naging inseparable ang dalawa. Kaya hindi ka pwedeng umibig lang sa Diyos na hindi mo minamahal ang iyong kapwa. At hindi ka pwedeng umibig sa iyong kapwa na hindi mo minamahal ang Diyos. Yun ang binago ni Jesus. Subalit, galing sa lumang tipan ang dalawang utos, pinag-isa lang ng ating Panginoon at ito'y binigyan niya ng ugnayan sa isa't isa. Kaya nga sinasabi ng mga eksperto sa banal na kasulatan na ang pagmamahal sa Diyos ay halimbawa o modelo na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, subalit ang konkretong pagsasabuhay ay ang pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga, mas lalo nitong pinalalalim ang ugnayan ng dalawang batas na ito, dalawang utos na ito na pinag-isa ng ating Panginoon. Sabi po ni, kung hindi pa ako nagkakamali, ni Pope Benedict XVI, ano ang sabi niya? Ang salita na ating nababasa na galing sa banal na kasulatan ay hindi lamang po ito informative sa atin. Ano? Ito po'y performative. Dahil kung ito'y magiging informative lang sa atin, natututo tayo, nalalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng salita hanggang doon lang. Subalit, nangangailangan ito ng performance na kailangan nating pagsumikapan na maisabuhay. At ito yung tinatawag ni Pope John, ni Pope Benedict XVI na performative. At hindi titigil doon sa information kung hindi kailangan po nating i-perform kung ano ang ating naririnig at kung ano ang ating nababasang salita na nagmumula sa banal na kasulatan. Kaya nga, kagaya po ito ng pagiging isa ng dalawang utos na ito, na nandoon ang ideal, nandoon ang pag-ibig natin sa Diyos, nandoon yung pinakapedestal na pagsisikapan ng tao, subalit ang kanyang pinakapraksis ay ang kanyang kapwa. Ang mahalin ang kanyang kapwa, tulungan ang kanyang kapwa, at ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal na rin sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, paulit-ulit ang ginagawang pagkakamali, pagkakasala ng mga Israelita. Ano ho? Kaya nga, kinuha po natin ang ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Hosea o kaya'y Uzias, na kung saan binalaan sila ni Uzias sa paulit-ulit nilang pagkakasala, sa paulit-ulit nilang pagkakamali, ang Diyos ay hindi natutulog.
Alam ng Diyos ang lahat ng kanilang ginagawa. Subalit sabi ni Propeta Uzziah, kung kayo'y maninikluhod at magbabalik loob sa Diyos, muli kayong gagawing kanyang bayan at muling papapanaganain ang inyong bayan at muli kayong ituturing na kanyang mga anak, magiging mga kaibigan ng Diyos na inyong pinagkakasalanan. At kung titingnan po natin ang ugnayan ng dalawang ito, ano, kung bakit inire-remind ni Propeta Uzziah ang mga Israelita ng kanilang paulit-ulit na pagkakasala dahil parang nakakalimutan na ng tao na sila'y iniligtas ng Diyos at sa kanilang pagkakaligtas ay mayroon silang tipan na dapat sundin at dapat gampanan ng bawat isa. At ito yung kanilang tipanan sa Diyos. Subalit, paulit-ulit nila itong taken for granted, paulit-ulit na kinakalimutan. Kaya marahil, ang ugnayan sa ating ebanghelyo kung bakit ang 613 na batas ng mga Hudyo na makikita po natin sa Leviticus, ginawa ng ating Panginoon in toto na naging isa na nga lang po dahil magkaugnay na magkaugnay ang dalawang utos na ito, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, na kung saan parang sinasabi ng ating Panginoon, huwag ninyong kalilimutan ito at hindi ito makakalimutan ng sinumang nagnanais na sumunod sa akin dahil ito'y dalawang pag-ibig na kung saan hindi mapaghihiwalay. At sabi nga po ng isang manunulat, mayroon pong tatlong aspeto ang pag-ibig, na kung saan ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at pag-ibig sa sarili. Bagamat hindi isinama ng ating Panginoon ang pag-ibig sa sarili, subalit indirectly sinabi niyang pahapyaw, ano, na sinabi niyang kagaya ng iyong pagmamahal, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Na kung saan dito nakapaloob ang pag-ibig at hindi po ito pwedeng baligtarin. Hindi natin pwedeng unahin ang ating sarili, isusunod ang ating kapwa at isusunod ang Diyos. Kung hindi, mananatiling number one ang Diyos, kapwa at ang ating sarili. Iyong panghuli ang ating sarili. Dahil sabi nga po ng manunulat, kung atin po itong susundin, ang ganitong order, tunay na masusundan natin ang kalooban ng ating Panginoon. At kailanman ay hindi pwedeng baligtarin ng tao dahil nagiging makasarili ang tao kung uunahin po natin ang ating sarili. Muli, ang ninanais ng ating Panginoon at paanyaya sa atin, maging charitable ang bawat isa sa atin. Sa lahat ng ating ginagawa, pagmamalasakit, pagtulong sa ating kapwa, kung ito po'y patungo doon sa ating pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa, nasusundan po natin at natutugunan ang panawagan ng ating Panginoon. Kaya nga, muling inulit ng iskriba na nagtanong sa ating Panginoon, na kung saan ay sinabi pa niyang, tama ang iyong sinabi, Guru, dahil ang lahat ng ito'y nakasentro sa ating Panginoon. At ang ating pagmamahal sa kapwa, pagpapakita lamang po ito ng ating pagmamahal sa Diyos. At ang ating pagmamahal sa ating sarili, pagpapakita lang din po ito na mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang Diyos, kaya minamahal natin ang ating sarili. Ang lahat ay nakatuon sa pag-ibig sa Diyos. Ang basihan ng lahat ay ang ating pag-ibig at pagmamahal, paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon na pinanggagalingan ng lahat ng ating tinatamasa. Amen.